everyone. For this interview, I invited a travel blogger, and now he is a product endorser. He has lots of commercials under his sleeves. Talagang madami, no? Recently lang, Arnel, eh, no? Please welcome Mr. Arnel Calugay. Hi, guys. Magandang araw sa inyong lahat. Sanay na si Arnel sa mga ganito kasi vlogger yan, eh. Sanay na yan humarap sa camera. Maraming nervous yan. Tapos recently pa, eh, ang daming commercials na ginawa. So, dapat lang naman talaga maging kampante ka sa camera, no, diba? No, Arnel, diba? So, ngayon, Arnel, kwento mo naman, paano ka talaga nagsimula? Paano yung, well, if hindi ka nahihiya, pwede mo ikwento yung buhay mo. Actually, direct, ang dami mo pinagdaanan sa buhay. Gusto kong simulan sa pinakabata ako. Mm-hmm. Sige. By the way, guys, direct, I'm a proud son of a farmer. Mm-hmm. Gani ako ng probinsya ng Pangasinan. Pangasinan. Doon ako lumaki. Oh. And everything about farming, name it. Alam niya. Yes, okay. Pag-araro, pagtatanim ng palay, ng mais. At hindi niya kinakahiya yun. Yes, proud. Kasi di ba doon ka nang galing, Arnel, yes. Di ba? Tapos, Arnel, paano ka nasabak, no? Sa una, kasi nagmo-model po siya sa amin, lalo sa shows namin abroad. Eh, nakita niyo naman ang kulay. Talagang marami matuturete. Dahil moreno, di ba? So, paano mo na simulang pasukin yung pagmo-model mo muna? Through mama rin eh, Renes Salud. Mm-hmm. Kaya nakilala ko si mama sa... Nag-waiter ako sa Manila Hotel dati. So, yun ako yung nag-serve sa kanila. Tapos, nakilala ko siya sa Manila Hotel. Mm-hmm. Then, from there, ayun, nakilala niya ako. Nakilala ko siya. Tapos, siya yung nagpa-aral sa akin sa college. Mm-hmm. Sa akin. At I'm so blessed until now. Grateful ako sa kanya kasi... Ayun, hindi kasi kaya ng parents ko na pag-aralin ako kasi marami kayong magkapatid direct eh. So, ayun, financial problem. Uh-oh. Kaya, walang nakapagkulaya sa amin. I'm so grateful talaga, blessed na napag-aral ako sa college. At nagtatrabaho na po yan. Saan ang trabaho mo ngayon? Sa regular po ako sa ABS-CBN. Sa accounting. Sa accounting. Kasi accountancy ang natapos ni Arnel. Eh. Yes, so ayan, ngayon, yan, kumbaga, naayos niya yung buhay niya, di ba? Napag-aral siya ni Mama Rene, naging maayos ang buhay, nagtatrabaho na. Tapos, tama tanong ko, Arnel, bakit mo naman naisipan yung travel vlogging? Sige nga. Yes, kasi curious ako dyan eh. Direct eh. Oo. Hindi kasi ganyan direct. Nung yung show kasi ni Mama, sinasawa niya ako pag mga sa province. Oo, correct. Diba? Nung nagsimula lahat, sabi ko, ang ganda pala ng Pilipinas. Okay. Sobrang ganda ng Pilipinas kasi, number one talaga, actually, guys, tourism talaga, Pilipinas dapat eh. Oo. Sobrang ganda ng beaches natin. Oo. Nung mountains. Oo, mountains, no, mountain ridges. Hindi manatalo ang Pilipinas talaga. Nung first out of town ko, una sight na aeroplano, skyjet yung mga... Saan yung sa Palawan? Sa Boracay. Sa Boracay, skyjet. Oh, skyjet, Boracay kami. Ayan, skyjet na advertise pa, ha? Bakalanan, man. Grabe pa, tuwa ko siya. Siyempre, feeling na, no, first time mo sa aeroplano. Tapos, Boracay pa yun. Tapos, nag-video-video ka. O, yun, direct. Oh, kasi mahilig ka mag-video, eh, no? Tapos from there, doon mo na-discover na pwede ka palang travel vlogger. Tsaka na-enjoy kasi yung ginagawa ko direct na. Alam niyo po ba, naiimbitahan ito sa mga probinsya. Sa mga province. Kasi marami na rin siyang followers. Iniimbitahan siya para i-vlog yung mga lugar nila. Yung mga hotels na, no, mga newly opened. Oo, pati mga hotels. Libreng stay ako, ganyan. Oo. Kasi yung pinag-organize. Sinasama ko ng organized tour para yung mga guests ko, libre sila. Yun pa. Isa pa yung binasukan niya. Organized tours. Organize ako ng travel and local travel and tours. Oo. Kaya ano yan, maroon maalam yan sa mga pag-ano ng mga eroplano. Kaya pag kami travel kami, minsan siya na talaga nag-aasikaso kasi maalam siya. May mga tour groups nga siyang inaasikaso. Dahil kasi sa pag-travel vlog, parang domino effect, no? From sumama ka lang, tapos travel vlogger ka, tapos ngayon nagmagawa ka na ng travel tours, no? Anong satisfaction na kukuha mo dyan sa number one? Number one muna, travel vlogging. Ano ang satisfaction na nakukuha mo? Satisfaction, ano yun, direct eh. Satisfaction number one, syempre, yung marami kasi sa atin hindi nakapag-travel. Oo. Sa...
kumbaga, ano, sariling dayuhan sa... Hindi na bibigyan ng pagkakataon, yes, na bumiyahe. Bumiyahe, lack of financial. Bakit vlogging? Kasi pwede naman bumisita ka lang. Di ba? Bakit inisip mong mag-vlog? Actually, mag-gastos naman mag-travel. Sobrang gastos. Siyempre, doon ko naisip, siyempre, ano na ako, graduate ako ng financial related. So, ba't di ko lang pagkakitaan to? Tama, diba? Which is correct. Dati, joiner lang ako, sumasayal ako sa mga groups, ganyan. Ngayon, ikaw na mismo. Ako na mismo nag-organize ng tour. Nagulat ako kasi alam ko, si Arnel, nag-vlogging lang. Tapos meron na siyang nag-organize na siya ng tour groups. Which is for me, di ba samantalahin mo na, nandiyan ka na sa industriyang iyan. Dahil pagkakitaan mo na rin, di ba? Shoutout ko lang direct yung mga page ko. AC Vamonos Travel and Tours. Ano, is may number na ba pwede makontak kanila para kung sakali? Just contact my cellphone number. Ako yung nagmamanage ng page na yun. AC Vamonos Travel and Tours. Contact number 0995-736-8027. Book your hotels, your airfare. Travel needs, yes, no? Travel needs. Oh, that's Arnel Calugay. Okay. Don't forget, kung gusto nyong magpatulong, eh, nandiyan dyan po. Si Arnel is willing to help, to be of help, yes, di ba? Arnel, eto na, recently, di ba? Look, nakakasama ka namin sa mga shows abroad, di ba? Okay. Nakakasama, pinagmamodel ka namin. Kasi nga naman, may tindig, may magandang kulay, gustong-gusto ng mga sa abroad. Tapos, marunong naman siya maglakad. Tsaka naasahan, isa po na sa mga naasahan namin si Arnel. Kasi hindi lang po siya sumasama sa biyahe. Nagbubuhat po yan. Inaasikaso yung mga papeles namin, yung mga kung ano-ano man. Minsan, Arnel, ganun na lang kami, Arnel. Di ba? Ganun na lang kami. Kasi nga, kampante naman kami na he can handle everything. Ulitin lang ha, he can handle everything. Eto, napansin ko, lately, may mga commercials na po siya. Yes. Ano yan? Pa-specify naman. Yes, na nagsimula yung ano ko, nakilala ko si, I don't know if you know, Reco Modeling Agency. Oh, Reco. Si Reco. Si Jan Brillante. So, yeah. Nakilala ko siya sa, ano, sumali ako sa Century to ng Superbrands. Mm. One of the, ano lang, final callback. Mm-hmm. Sa hindi ako nakasama sa finalist. Mm-hmm. Try pa rin natin sa of next course. Year. So, doon ko siya nakilala, tapos binigay sa akin yung ano, yung nabigay siya ng contact number. Mm-hmm. Punta ka sa ganito, mag-BTR ka. Mm-hmm. Okay. Nasa industry rin ako ng ano, ng fashion, so... At mga kaibigan mo kami, di ba? Kung yes, of course. Mga nandiyan, no? To support you. Yes, anong naramdaman mo nung tinawag ka sa una mong commercial? Anong commercial yun? Sa McDo. Ayun yung McDo, Tapos nasundan ng Globe TM. Globe TM. Siyempre, overwhelming. Parang, kasi, at may color kasi. So, sa commercial kasi, mga puti. Correct. Yung pala sa, ano pala, sa agencies, bihira lang yung mga itong kulay ko. Kaya, ano na. Kanigatan po talagang kulay niyan. Kung ano nakikita nyo sa screen, yan na, po yan. Opo. Kaya nabigyan kagad ako ng break. Actually, hindi ko pa kagad na pinansin si ano, Sir Jan that time eh, kasi busy sa... Pero ano pa, paano mo hinandil yung unang mong commercial? Hindi ka ba nangatog? Hindi ka ba nervyos? Hindi ka ba kinabahan? O paano ba? Yung first commercial ko, syempre, ano pa rin yung kaba. Okay. Pero at the same time, ano naman ako, sa'yo na ako sumarap din ng camera sa pag-vlog. Kahit pa paano, hindi ka na nahirapan. Hindi ka na nahirapan. Yes. Pero kumusta naman ang pay? Hindi naman sa pagkakailan pero malamatas ang bayad sa commercial mo. Oo naman. Maganda naman talaga ang bayad dyan. Kasi you're exposed on camera. Tapos ilan ang frequency niyan. Sa Manila ba? Sa TV? Saan ba? Sa ano, nakita sa YouTube nila at sa mga YouTube ads. Yung mga ganon. Ayan. Biglang naging commercial model siya ngayon. I'm sure nag-VTR ka pa din, no? Opo. Lagi nila akong pinapasa casting. Oo, tama yun. Maging masipag lang, Arnel. Opo, totoo. Sipag lang talaga. Hindi siya umaasa doon sa trabaho niya sa ABS. Hindi siya umaasa na may travel vlog siya. Basta siya trabaho lang ng trabaho, no? Yes. Which is, I think, Arnel, no? Forgive me, I don't know sa mga nanonood na sa atin. Typical of Ilocanos, ano?
yung maano masinop. Yes, delay. O kasi Pangasinan po siya, Pangasinense. Pero parang Ilocano na rin kasi yun, di ba? Okay. Maano, maan, masipag sila, matyaga, very patient, di ba? Very ano, so sige lang na sige. At ayun na panapansin ko sa'yo, Arnel. Paano mo nakuha yung attitude mo na sige lang ng sige? Bakit nagkaroon ka ng ganong mindset? Ano lang, positive ano lang, thinking lang palagi. Oo. Para, ano, hindi ako nag-take ng mga negative along the way kasi makasira yan sa pagkakaroon yan pag negative. Ang daming mangyaring masama talaga. So, take it as positive. Kung may mga negative mga nangyari, take it as positive pa din. Oo. Kasi turn it in, yung mga negative na nangyari is turn it into positive. Positive, oh, tama. Yes, and sabi nga nila, feed your mind with positive thoughts. And feed your mind with positive thoughts. Tapos, everything and susunod na yan eh. Oo, tama. It's a good attitude actually. Sige lang na sige. Kasi ganoon din ako eh. Sa buhay, sige lang na sige. Hanggat kaya, di ba? Hanggat kaya. Ikaw, you're younger than me. Hanggat baget, sige lang na sige. Kasi lahat dadaan naman sa mga kung ano-ano. Di ba? Maganda yung pinagdadaanan mo. Very positive. Di ba? Advantageous sa sarili mo. Lagi iniisip mo yung kapakanan ng sarili mo. At the same time, syempre, I'm sure iniisip mo rin ng pamilya. Yes, po. Ano. Arnel, may mga nanonood sa atin eh. Nasabi ko nga sa iyo bago tayo nagsimula mag-interview, ang audience ko po, para rin sa kaalaman ng karamihan, number one po sa akin ay 18 to 25. Ang second market ko po is 14 to 17. So aspirational ito. Ang tanong ko ngayon, anong ma-advise mo sa mga bata na katulad mong dumaan muna sa hirap bago mo na rin yung estado mo ngayon? Anong ma-advise mo sa kanila? Bilang isang kuya niyo, ang ma-advise ko is that ano lang, top priority yung family niyo kasi yun ang pinaka-roots na lahat ng ginagawa natin eh. Family pa din. And siyempre, sabi nila, hindi naman lahat of course, siyempre, bigyan mo rin ng sarili mo ng ano, ng sapat na oras, hindi lang kasi big breadwinner kasi ako sa sabi niya, yes, so, hindi man sabi ang gayabang ko yan, pero breadwinner talaga ako sa family. Mm-hmm. Ay, but, proudly. Dapat proud ka. Kasi imagine pamilya mong inaano mo, and I'm sure ang parents mo proud sa mga ginagawa mo. Diba? Yes, ano naman ma-advise mo sa mga bata na gusto maging travel vlogger? Ang travel vlogger kasi kailangan gusto mo yung ginagawa mo eh. Una-una, siyempre, mahalin mo yung anong meron sa Pilipinas. Yung Pilipinas ay maraming ano yan eh, maraming pwedeng i-offer eh. Yung beaches natin, hindi makikumpara sa ibang ano. Kasi nakapag-travel lang ako sa abroad. Actually, makikita yung background namin, Kama. Nasa kwarto po ko, si Arnel, ni-interview ko. Dahil may show po kami dito sa Davao. Yes, kay Mama Rene. So, nauna lang kami dito, may oras na mag-interview. Sabi ko, interviewin kita kasi maganda rin ang kwento ng buhay niya. Ano naman ma-advise mo sa mga batang gusto maging commercial model? Sa mga gustong aspiring commercial model, ano lang, enjoy lang din. Enjoy mo lang yung ginagawa. Ano lang, kung may mga nag-offer sa'yo ng VTR, and, kasi sa pag-commercial model, kasi kung ano yung nakita ng mga director sa yung mga agency na casters. Casters na babagay dun sa ano produktong i-endorse. Ayun, focus ka lang doon. Focus, no? Malaking bagay focus. Arnel, ano naman ang future plans mo? Kunwari 5 years from now, ano ang iyong plano sa buhay? Siguro makapag-establish ng ano, yung establish ko na yung sarili kong travel and tours. Kasi direct, walang masyadong time ko, hindi ko nakapag-focus kasi trabaho, tapos itong mga biya-biya. Sobrang busy but I can't complain. Of course. We should not complain, di ba? Huwag magko-complain dahil baka magtampong ang swerte, di ba? Blessings. Yes, Arnel, maraming salamat. It was hard to find a schedule kasi busy po talaga to. May trabaho po ito. Alam niyo po ba, pag lumalabas kami ng, kahit labas ng bansa, may dala po yung laptop. Oo. Bukod sa nag-ML po siya. May talagang ano, talagang trabaho kasi
ganun ang trabaho mo eh, di ba? Ano ka eh, online. I'm blessed na work from home yung trabaho mo. Oo, maganda na. Salamat na lang na work from home at nadadala mo yung trabaho mo kahit saan. Di ba? Yun nga lang, pag different time zone, eh kami tulog, siya gising. Di ba? Nag-a-adjust. Kasi ng trabaho niya. But you know, thank you very much for saying this, saying yes to this interview. At I'm sure marami mapupulot ang mga bagets, no? Please don't forget yung kanyang, ano yon, yung page na AC Vamonos Travel and Tours. Yun. Like paki-like and paki-support. Pag may travel needs, active pa rin si Arnel doon at pwede pa rin siyang tulungan kayo, di ba? Sa inyong mga travel needs, no? Okay, Arnel, thank you very much and say bye-bye to everyone. Thank you so much, guys. Please support our Direkata with his YouTube interviews. YouTube interviews. Okay, bye. Bye-bye.